Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Wia. If you're new here, hi, welcome. In today's video, I i-share ko sa inyo ang aking masarap homemade na fishball recipe. Madali lang itong gawin, simple lang yung mga sangkap pero masarap. Hindi kayo talaga ma-disappoint kapag i-try niyo ang recipe na ito. Alright, so mag-umpisa tayo sa kung ano yung kailangan natin, kumbaga yung mga sangkap. First, kailangan natin ng isda. Ang gamit ko dito ay yung cod. Kailangan natin ng ginger, tubig, asin, calamansi juice, ground black pepper, fish sauce, finely chopped na garlic, spring onion, red onion, pampalasa yan, white sugar, all-purpose flour, baking soda, cornstarch, at vegetable oil. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So first off, ay kukuha tayo ng pot. Ilagay natin ang isda kasi iboboil natin ito. This is on medium heat. Ilagay rin natin ang ginger at lagyan ng tubig. Lutuin natin ito for about 15 to 18 minutes on medium heat. And this is what it looks like after mga, I would say 18 minutes ito. Then, set aside natin yung isda at i-reserve natin yung fish stock, yung tubig. Okay? Then dito, gumamit lang ako ng chopping board at knife. Yun lang, hindi na kailangan dito ng food processor or blender. Basta tagtarin natin yung isda sa maliliit talaga na pieces, kumbaga. Yan, katulad ng nakikita nyo dito. Kapag tapos na yan, i-transfer natin ito into bowl. Tama ba? Yes, i-transfer natin ito sa bowl. And then, lagyan natin ng asin, ano pa ba, calamansi juice, ground black pepper, fish sauce. Don't worry kung may asin at fish sauce, hindi yan maalat. Kumbaga, dapat i-balance lang natin yan. Lagyan rin natin ng spring onion, garlic, at yung red onion, at ano rin pala, yung white sugar. So, yung mga red onion at spring onion, pampalasa rin yan, okay? Next, ay ilagay natin yung all-purpose flour, baking soda, at cornstarch. Keep mixing, katulad ng ginagawa ko dito, or pwede naman ilagay nyo lahat ng mga sangkap and then i-mix nyo. Pero yun yung process na ginagawa ko. Next or last, yung tubig. Yung, not chicken stock. Yung fish stock na kanina, yung kung saan natin niluto yung isda. Okay? So, kapag kailangan pa ng all-purpose flour, then lagyan nyo. Kapag kailangan pa ng tubig, dagdagan nyo. Pero, sa recipe na ito, nasa description box ang exact measurements. At ito yung consistency na or texture na dapat ma-achieve natin. Yan. So, dito gumamit ako ng ice cream scooper para mas madali. Okay, so after that, kukuha tayo ng pan, lagyan ng vegetable oil. Maraming oil ang ilagay ko dito. Yes, kasi i-deep fry kumbaga natin yung fishball. Katulad ng nakikita nyo dito. So kapag mainit na yung oil on medium heat, lutuin or yeah, i-deep fry natin yung fishball, I would say mga about 2 to 3 minutes or hanggang sa ito ay magiging golden brown na in color katulad ng nakikita nyo dito. Then, tina-transfer ko lang ito sa plate with paper towel to drain the excess oil. Pero kapag wala namang paper towel, okay lang. And then, repeat the process hanggang sa ito ay maubos lahat ng fish mixture. And that's it. Napakasimple lang, guys, at masarap. Ang recipe nga pala na ito ay request ni Miss Gia. Thank you, Miss Gia, sa request. At kung meron kayong recipe request, just let me know sa description, not description, sa comment section below. Thank you, guys, for watching! And as always, take care.